Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Siguro naman po, putok na po ito. Malamang sa alamang, mga kaldab, talagang alam na nga po ito ng GMA Kapuso, dahil kahit sa mga Philippine website o sabihin natin Manila Bulletin, Abante Tonight, Philippine Star, Daily Inquirer, putok nga po itong Future Forward na naganap nga po sa TV5, na kung saan naispatan nga po natin ang ilang legit diver cards, di po ba, na sila Maha, Jose, at siyempre si Wally, mga kaldab. Tapos ang dami pang photos na kumakalat ngayon, at dyan nga po natin pag-uusapan itong mga nagiging komento po sa social media. Ito ay mga sinusulat po sa article, mga kaldab, na gusto nga po raw makasama ni Christine Babaw o Ninang Dab si Main Polkerson sa isang morning show, o sabihin na natin na isang reality talk show. Depende po, mga kaaldab, depende sa pag-uusapan. Ito, mga kaaldab, hindi na po natin kumbaga sinasabing hindi magkakatotoo. Mukhang dahil nga po sa pagkapanalo ni Mengay sa kumbaga TV personality, talagang tututok to, di po ba? Gaya nga po ng sinabi natin, Future Forward sa 2023. Napakarami pong pwedeng mangyari, pwede pong maganap. Ta, isa po sa kakatakutan ng GMA Network. Di po ba? Real talk. Ito matagal na po, sa ABS-CBN pa si Christine, gustong-gusto niya nang makasama si Main Polkerson. Di po ba? Hindi lingid sa inyong kalaman yan. Na kung ini-interview siya sa Umagang Kay Ganda, kung saan talagang masasabi natin na yung focus niya kay Mengay, iba daw po kasi si Main Polkerson, masarap kasama, masarap makatrabaho. Hindi na po ito bago, di po ba? Kung pakikinggan ito ng TV5, malamang sa alamang, sabi ko nga po sa inyo, mga kaaldab, pabor na pabor po ito sa TV5, dahil kumbaga mas lalo pong tatangkilikin ang mga netizen. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na gustong gusto rin po ni Mengay yung mga ganyang talk show, lalo na siguro kung morning show, di po ba? Ito ay depende na lang po kung saan segment nga po o saan, anong oras nga po yung segment na po pwede nga po kay Main Polkerson. Nakakatuwa kasi ilalabas na po ng gusto ni Mengay yung pag-i-interview niya. Talagang mahusay po, mga kaaldab, na natutunan niya kina Jose, Wally at Paolo. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, hindi po ba, bukod sa Kalye Serye, sa Barangay 1 for all for 1 po siya. At ang pinaka the best dyan, mga kaaldab, sa pag-i-interview sa mga kumbaga netizen, hindi po sa kapwa artista, kasi sabihin natin yung ibang artista plastic Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny, mukhang may pinapatamaan ka na naman, kaya ka nababash Well, totoo naman po, hindi po kasi kumbaga ang pagkakaiba ng mga sa 1 for all for 1, totoong tao po na ibabahagi niya po yung kwento, na ibabahagi po nila yung totoong nangyari sa buhay nila, ni walang halong kaplastikan. Hindi po katulad sa showbiz na kapag in-interview mo, hindi po ba, medyo may pasi. Hindi katulad sa totoong buhay, katulad ng 1 for all for 1, na talaga naging dalubhasa na nga po si Mengay. Saksi po tayo dyan, ha? Lalo na po, di po ba, yung Little Miss Philippines na binatiko si Mengay na wala daw pong karapatan dahil hindi naman daw po isang ina. Mas bagay po nga daw doon si Pauling at si Pia Guanyo. Di po ba? Nagkaroon ng issue yun, ha? Mga kaldab, ni never nga pong pinagtanggol nila Pauling at si
ni Pia si Mengay sa issue na yon, parang pinabayaan lang. Parang ganito rin po, hindi na mention yung pangalan ni Mengay. Di po ba, imbis na babatiin, eh hindi nga po binate. Pero balik tayo dito. Dito po talagang gustong, eto ako ah, hindi baka may mag-react. Ikaw lang ata, Mr. Destiny, ang may gusto niyan. Well, sabi ko nga po sa inyo, hindi po tayo, kumbaga, yung mga netizen po ang may karapatan kung papayag po sila o kung tatangkilikin po nila. Di po ba? Marami nga pong project talaga nakalaan na ritong 2023. Nag-iisip na rin po yung management. Di po ba? Kasi alam naman po natin at hindi naman lilingid sa inyong kaalaman, yung noon time show na 8 Bulaga ay talagang pumatok. Di po ba? Dahil nga rin po kay Main Polkerson at kay Richard Polkerson Jr. po pwede pong gawin ito ng TV5. Di po ba? Gayong pwede na pong isa lang si Mengay sa mga ganyan dahil nagkaroon siya ng award, lalong lumakas po yung, although sabihin natin na kahit hindi naman po nanalo si Mengay sa national o TV personality, mga ka-Aldab, eh kukunin at kukunin pa rin po yun. Pero ibig kong sabihin, mas malakas po kasi nanalo eh, kumbaga parang masasabi natin na talagang deserving po ni Main Polkerson yung pagkapanalo na yon, na hindi naman po binibigay ng 8 Bulaga. Di po ba? Lalo na po siguro ngayon na siguro isa ito sa rason at dahilan, mga ka-Aldab, na parang hindi po nagugustuhan ng GMA kasi hindi po talaga binati si Mengay. Nauna pang batiin ni Mengay yung mga nagpasalamat po sa kanya. Di po ba? Ibig sabihin, hindi po binati ni Mengay yung GMA Kapuso dahil hindi naman po nagpasalamat sa kanya eh. O hindi naman siya kinangratulation. O hindi man lang siya binate. Di po ba? O na-mention man lang. Although yung 8 Bulaga humabol din. Di po ba? Nagparamdam yung 8 Bulaga na o kami naman. Di po ba? Kaya nga po sinasabi natin, mga ka-Aldab, eh malalaman at malalaman nyo kung sino nga po ba talaga yung totoong kaibigan at yung plastic. Kaya nga po nasabi ko yan dahil kumbaga may mga tao talagang literal na ginagamit lang si Mengay, literal na alam nyo na. Well, eto as for the record lang po, ngayong nasa TV5 si Mengay at yung mga ilang ABS-CBN na gustong makasama si Main Polkerson, eto na po siguro yung pagkakataon nila, eto na po siguro yung time na gagawa po ng pangalan. O gaya nga po na sinasabi ng kumbaga yung mga alipores po, yung mga nasa loob po ng TV5 na management o yung mga matatatag dyan na masasabi natin na reliable source, na si Mengay nga po talaga yung mas nakikita nila munang pambato, na malakas na pambato para mag, kung sabi ko nga po sa inyo, kung yung yung GMA Sparkles Arte Center may mentor na si Richard Polkerson, parang dito magiging si Mengay kasi wala naman po tayong nakikita na ipangtatapat maliban lang po kay Maha. Pero si Maha nasa ABS-CBN yan eh, kumbaga may teleserye po yun, kasama niya si Richard Gutierrez. Ang pinupunto natin si Mengay kasi wala naman po itong teleserye o hindi naman po ito totally nakapirma sa GMA 7, GMA artist o GMA taping artist lang po siya. Kaya hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na si Mengay nga po talaga yung nararapat dito nga po sa kung ano man po yung gusto nila, morning show, talk show. Talagang alam nyo na, di po ba? Hindi naman, hindi nyo po pwedeng sabihin na pagka naisabak si Mengay kay, halimbawa lang mga ka-Aldab, dahil gusto naman po ni Christine Babaw na magkaroon nga po sila ng project ni Mengay sa TV5, kung sakasakali mas maganda nga po talaga yung morning show o yung kumbaga talk show sa tanghali, di po ba? Pero siyempre may 8 Bulaga, pero hindi naman po itatapat yan, kumbaga mag-a-adjust yan, pwedeng 10, di po ba? Pwedeng sa panlaban sa unang hirit, di po ba? Real talk to, mga ka-Aldab, pero tignan na lang po natin. Pero sabi ko nga po sa inyo, marami pong netizen ang magugulat, lalo na po kapag natuloy ito
dahil diyan po nyo makikita kung gaano po kahusay talaga ni Main Paul Quezon yung lahat ng natutunan niya sa Barangay One for All for One, na mag-interview ng mga taong talagang masasabi mong sari-sari, di po ba? May malungkot ang buhay, may masaya, may excited, may talagang kirot sa puso mo, di po ba? May mga drama na talagang real life na nangyayari, di po ba? Yan ang maganda, mga kaaldab, na hindi po naiisip ng ABS-CBN, anong GMA Kapuso. Pero dito, magkakaalaman na po tayo. Ako, kung saan man po masaya si Mengay at siyempre si Richard Paul Quezon Jr., dun po tayo. Ibubuhos po natin ang buong suporta, especially kina Richard Paul Quezon. At maganda naman po yung update ngayon, 2023, wala mo ng TS si Alden. Ito'y base na rin po sa mga nakakalap nating impormasyon. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mainit po, ay tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny.